Hello guys, good morning. Kagigising ko lang. Bago mag-ready mag-work, gusto ko lang mag-shoutout sa mga tao walang sawang sumusuporta sa akin at walang sawang nanonood sa mga video ko at sa mga taong laging bumibisita sa bahay ko. Shoutout kay Isha Del Mundo, Rose Jam 11, Mom Discarty Lifestyle, Rose and Dave Channel, My Angels Vlog, Analisa Mahilom Abanales, Lizel Dumdum, Marichu Vlogs, RJ, Yaya Tendera na nandito rin siya sa Dubai, Patricia Galinero, Anne Rose Vlogs Qatar, EJ Kimpo Vlogs, Punciana Centeno, Crystal Seya, Roseanne Mahilom Abanales. Maraming maraming salamat sa mga taong naglaan ng oras para i-like at saka i-subscribe yung channel ko. Time check dito sa Dubai is 5:25 AM, 5:30 mag-start na ako ng trabaho kasi kailangan ko magluto ng almusal nila at saka mag-prepare na rin ng baon nila kasi yung alaga kong ano bunso dito siya sa bahay, tapos yung panganay naman yun naman yung papasok sa school. Bali alternate sila pag pumunta sa school. Eh, mamaya, may pasok din yung amo kong babae. Tapos yung amo kong lalaki, meron din. Kung may iwan lang dito sa bahay, kami lang tatlo. Yung kapatid ni amo, at saka yung alaga kong bunso. Bali, itong amo ko guys, balik 2007 pa ako sa kanila hanggang ngayon. Yung puunan ko talaga dito, sipag at syaga lang. Habaan ng pasensya. Kasi hindi madali yung buhay OFW kahit sa ang sulok sa mundo. Pagdating sa amo, hindi mo masasabi na kahit sa anong tagal mo, may time talaga na mayroon kayong mga misunderstanding, na mayroong time talaga na mapapagalitan ka. Kaya, minsan, masakit din sa dibdib na yung mapapagalitan ka na parang ang babaw naman ng dahilan. Kaya, sa mga gustong mag abroad, pag-isipan muna dahil yung salitang abroad, masarap yan. Pero, pag nandito ka na, hindi lang yung pag ayaw mo na, uuwi ka na. Hindi pwede ganun. Kasi, pag mag-OFW ka, may kontrata yun. Kaya, sa mga may balak mag-abroad, kailangan pag-isipan nyo muna mabuti. At ang puhunan talaga, sipag at syaga at habaan ng pasensya. Kasi mayroong ibang amo na nananakit, mayroong ibang amo na madamot, mayroong ibang amo na wala kang off, mayroong ibang amo na late magpasahod. Eh syempre, yung sahod talaga, kailangan on time yan. Kasi pag nagsahod, kagaya ko, pag nagsahod ako, papadala agad sa Pinas. Yung iniisip ko talaga, padala agad sa Pinas. E paano pag late? Kasi marami kang bayarin sa Pinas. Tapos, malilate ang sahod mo. Eh, paano pamilya sa Pinas? Pag ganun. Kaya dito sa Dubai, kailangan tiyaga lang talaga. Pag ano, kasi yung
off ko Friday, bukas off ko, kaya dito lang ako sa kwarto, kaya unsa, hindi pa kasi ako lumalabas simula ng February hanggang September eh. Kasi parang natatakot ako, parang hindi pa rin normal dito, pero sabi nila parang normal na, pero umiiwas lang talaga ako. So hindi pa nag-like and subscribe sa channel ko, bisitahin nyo naman at supportahan nyo ako. At magre-ready na po ako na mag-work kasi ano na, magpa 5:30 na. Kailangan na magtrabaho. Dito kasi sa ano, dito kasi sa Dubai may pasok na, kaya kailangan na mag-ready. Nag-alarm na yung cellphone ko ng 5:30, kaya kailangan na mag-trabaho. Kita-kits uli guys sa sunod kong video. Sana hindi kayo magsasawang panoorin sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat and God bless.